Sa iba pang ulat, kini-question ngayon ang kredibilidad ng whistleblower sa PDAP scam na si Merlina Suñas. Ito ay dahil sa pabago-bagong pahayag ni Suñas nang humarap ito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. May ulat tinggil dito si Rema Peñaflor. Kumpiyansa ang kampo ng businesswoman at tinuguri ang pork barrel scam queen Janet Limnapoles na hindi tatayo ang testimonya ng whistleblower na si Merlina Suñas laban sa kanya. Naging pabago-bago kasi ang pahayag ni Suñas nang humarap ito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Napoles kaugnay sa 10 billion peso pork barrel scam. Sa naging testimonya ni Suñas, siya raw mismo ang nagbibilang ng perang iaabot sa mga mambabatas na binibigyan ng kickback mula umano sa mga maanomalyang NGO ni Napoles noong empleyado pa ito ng JLN Corporation. Sinabi rin ito na si Ruby Tuason ang mismong tumatayong kolektor ng mga kickback para kay Senador Juan Ponce Enrile at pumupunta umano ito sa opisina ni Napoles noong taong 2006 hanggang 2009. Unang sinabi ni Suñas na siya mismo ang nakakitang sumakay ng kotse ng isang beses si Tuason pagkaalis ng opisina ni Napoles. Ngunit umamin din siya sa korte na hindi niya talaga nakita mismo si Tuason na sumakay pero bumatay lang ito sa kwento ng isa pang dating empleyado ni Napoles at whistleblower na si Ben Hurlui. Sinabi din ni Suñas na 10 million pesos ang pinakamalaking natanggap ni Senator Enrile dahil ito umano ang kanyang nabilang. Ngunit sunod na sinabi nito na umabot sa 20 million pesos ang natanggap na kickback ng senador sa susunod na abutan ng kickback. Lalong kinwestiyon ng mga hurado ng 3rd Division ang testimonya ni Suñas habang nagkocross-examine ang prosekusyon. Hindi mapigilan ni Napoles ang mangiti sa loob ng korte habang nakikinig sa testimonya ni Suñas. Pero mapasaya kayo yung kanina sinabi niya nagdadagdag siya umamin po sa Justice Martinez? Siyempre. Ako naman. Oh. Nakita na abogado ni Napoles na pabor sa kanila ang naging mga pahayag ni Suñas dahil lumalabas umanong hearsay o walang batayan ang kanya mga sinabi. Ang tawag dyan self-destruction eh. Makikita mo naman niya yung kwento niya gawa-gawa talaga. Sa kabila na tila pabago-bagong pahayag ng testigo, naninindigan ang prosekusyon na siya'y nagsasabi ng totoo at kanya sinasagot lang ang mga tanong na ibinibigay sa kanya sa cross-examination. Yung mga prosecutors, hindi namin pwedeng i-coach yung witness. So kung ano talaga lang yung pagkakaintindi doon sa tanong ng prosecutor, yun yung isinasagot niya. And remember, hindi naman mataas ang pinag-aralan ni Suñas. Eh. Undergraduate lang yan. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.